Kita na patuloy na pagtaas ng presyo ng langisa. May good news na hatid si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil simula sa March 28 hanggang Abril 30, magkakaroon na ng libreng sakay sa MRT3. At dahil sa Pangulo, handog ito sa ating mga kababayan dahil nakumpleto na ang rehabilitasyon ng MRT3. Si Melales Mora sa detalye, Rise and Shine, Mela. I'd like to announce that Secretary Tugadi and I decided that the MRT3 rides will be free, hindi naman forever, from March 28 to April 30, 2022. Libreng sakay sa MRT sa loob ng isang buwan kahit sino, anumang oras at kahit pa araw-araw maliban sa Holy Week mula March 28 hanggang April 30. Ito ang handog ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga commuters kasunod ng matagumpay na pagtatapos ng kabuuang rehabilitasyon ng gobyerno sa MRT3. Kahapon personal pang sumakay ang presidente sa MRT para maobserbahan ang serbisyo nito at bakas naman ang kanyang kasiyahan sa naging karanasan. Sa ginanap na rehabilitation completion ceremony sa MRT3, ipinagmalaki ng Department of Transportation kung gaano na kalaki ang iginanda ng naturang pampublikong transportasyon. Ang bilis ng takbo ng mga tren na ibalik na sa 60 kilometers per hour mula sa dating 30 kilometers per hour, kaya't ang mga pasahero mas mabilis na rin ang biyahe. Bahagi ang rehabilitasyon ng MRT3 sa pangako ng Duterte administration na pagbibigay ng mas komportabling buhay para sa mga Pilipino. Sa talumpati ni Pangulong Duterte, kinilala niya ang mga pagsisikap ng Department of Transportation para maisatuparan ang proyekto, gayon din ang gobyerno ng Japan na katuwang ng Pilipinas para rito. I would like to emphasize that this project is part of the administration's effort to improve connectivity and mobility, which is critical in sustaining economic growth and development despite these challenging times. Sa panayam ng media kay DOTR Secretary Arthur Tugade, tiniyak naman niya na bukod sa MRT, marami pang ibang hatid na serbisyo sa transportasyon ang pamahalaan para sa mamamayang Pilipino. Makikita nyo ngayon yung MRT3. Ikabit nyo dyan yung service contracting na kung saan mayroong libreng sakay sa bus sa jeepney. Na-release na po yung 7 billion na subsidiya para sa libreng sakay. Kaya ako naniniwala na next week uusad na yan. Melales Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Mula sa 200 pesos, itinaas na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 500 piso kada buwan ang ipamamahaging ayuda sa mahirap na pamilyang Pilipino. Bilang tugon po ito sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon po kay Acting Presidential Spokesperson at Communications Secretary Martin Aldanar, sa ngayon, nangangalap na ng pondo ang mga kinaukulang ahensya para rito. Kapwa naman tiniyak ng Palasyo at Department of Social Welfare and Development na agad ipamamahagi ang nasabing ayuda. Bagamat hindi pa makapagbigay ang DSWD ng partikular na petsa kung kailan sisimulan ang distribusyon. Tiniyak po ng kagawaran na pinaghahandaan na nila ito. Una nang sinabi ng Palasyo na pawang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang makatatanggap po ng tulong bilang karagdagan sa nakalaan ng pondo para sa kanila. Itong sabi naman ng Pangulong Duterte ay gawin ang lahat para makakuha ng pondo. Kung anumang paraan yon, kailangan makabuo tayo ng 500 pesos sa kada beneficiary doon sa tumatanggap ng 4-piece.